Hello guys, magbibigay ako today ng tips kung ano ang gagawin kung sakaling ma-terminate kayo pagdating dito sa Hong Kong. Sa mga baguhan yan guys, marami kasi akong naririnig na yung mga first timer dito na nati-terminate na wala silang idea, tapos tsaka na lang nila malalaman kung anong tamang gawin pag andun na sila sa Pilipinas o di kaya nasa airport na sila. May mga nati-terminate, hindi man natin hinihiling pero yan yung reality dito guys, na pagdating mo dito kung hindi ka nagustuhan ng amo mo, bigla ka na lang iti-terminate. Yung bigla ka na lang kubabain ng amo mo or bigla ka na lang sabihin na you're fired or pack your things. Ganon. So, napakasad ng ganon. At saka, yung pangalawang klase ng termination, guys, is yung bibigyan ka ng 1 month notice. Mas maganda yung bibigyan ka ng 1 month notice. Mayroon ka pang time na maghanap guys ng employer pag 1 month notice. Bibigyan ka ng isang buwan na lang na pamamalagi sa kanila. So that time, every day off mo, punta kang agency magpa-interview or mag-apply na kaya nga binigyan ka ng 1 month notice ng amo mo na kailangan mo ng bagong employer. Pero guys, pag na-terminate kayo dito, halimbawa lang mangyayari sa inyo yung on the spot na hindi nyo talaga alam ang gagawin, i-inform nyo yung agency nyo, tawagan nyo na sila yung makipag-negotiate sa amo mo. Kasi may makukuha kayo yan sa employer nyo pag agad-agad kayong terminate. Makukuha kayo ng free ticket nyo. Yung free ticket nyo guys, kailangan kung saan talaga yung lugar nyo, yung province nyo, i-check nyo. Baka yung ibibigay sa inyo hanggang Manila lang. Pwede kayong mag-demand na connecting flight or basta ihatid talaga kayo sa province nyo ng ticket na yan kung saan man kayo nakatira. At saka may allowance yan guys na 100. Ako noon, simula noon, yung amo ko nagbibigay. Pero pag hindi nagbigay, hindi na rin ako nag-ask. Basta importante may ticket talaga na maibibigay. Yung makukuha nyo guys is yung ticket nyo pa uwi. May 100 na travel allowance. Babayaran kayo yan ng amo nyo guys ng 1 month. Pag on the spot, tandaan nyo yan. Kung magkano yung sahod sa isang buwan, yun yung ibabayad sa inyo ng amo nyo kasi on the spot niya kayong terminate. At babayaran din kayo ng kung hanggang ilang days yung natrabaho nyo sa kanila. Yung 1 month notice naman guys, ganun din. Ticket nyo pa uwi, travel allowance na 100, at saka yung kung ilang days yung natrabaho nyo. Hindi na kayo yan babayaran guys ng tulad dun sa on the spot na termination kasi binigyan kayo ng isang buwan na notice, so hindi kayo makakatanggap ng bayad galing sa amo nyo. Makukuha nyo lang kung ilang days lang yung pinagtrabahuan nyo yun. At saka guys, yung mga nakakaabot na ng 1 year, mahigit, may makukuha yan sila na annual leave. Alam na nila yun kasi medyo matagal na yan dito. Yung mga bago lang, sa mga first timer lang ito na alam ang gagawin pag na-terminate. Kung sakali naman guys na hindi ibibigay ng employer nyo yung nararapat para sa inyo sa termination nila on the spot man yan or 1 month notice, tumawag kayo sa agency nyo. Sila yung makipag-negotiate sa amo nyo. Kasi sila yung nakakaalam. Mayroon din naman kayong pwedeng hingan din ng advice o ng tulong yung immigration dito sa Hong Kong, yung Polo. Yun. Kailangan alam nyo yung mga number na yon para naman kung sakali is alam nyo kung saan kayo tatawag. So dapat kontakin nyo yung agency nyo para makatulong din sila sa inyo pa paano kausapin yung amo nyo. Kasi may mga amo din na walang pakialam o may mga amo din na hindi alam kung ano yung dapat para sa iyo. So dapat yung agency is makipag-usap talaga sa amo nyo pag hindi talaga kayo nabigyan ng benefits na makukuha nyo. Ako kasi, nakatry ako na ma-terminate
Pero hindi naman yun sa about sa dahil hindi nila ako nagustuhan. Kasi nga, di ba, lumipat yung amo ko sa China. So, hindi nila ako madadala sa China that time. Kasi nga, dahil sa COVID, yung kasagsagan pa ng COVID, bawal pang pumasok yun sa China. So, sila lang yung makakapasok. So, binayaran niya ako ng ticket ko kasi naghanap ako yun ng amo eh. Binigyan ako ng 1 month notice nung time na yun. Naghanap ako ng amo. So, yung ticket na ibibigay niya sa akin, bali, kinonvert niya yun sa cash kasi alam niya hindi ako uwi. Nakahanap ako ng bagong amo. Tapos binigyan niya ako ng, hindi na nga niya ako binigyan no, ng food, ng travel allowance eh. Pero sige na lang. Tapos, as in guys, 3 years ako sa kanila, wala talaga siyang binigay sa akin na pa-thank you money or what. Sige, okay na lang yun sa akin. Wala tatlong anak kaya niya yun guys. Hindi niya ako binayaran guys ng annual leave ko kasi may 1 year ako noon eh. Kasi nauwi ko na yung 2 years ko, 3 years ako sa kanila eh. May 1 year pa ako sanang makukuha na annual leave. Hindi niya binigay sa akin. So, kinausap ko siya. Sabi ko, kasi binigyan niya na ako ng, pera na pang ticket ko, sahod ko, binigyan niya na lahat. Bababa na kami yung time na yun. Kasi sabay kami, bababa ako, alis sa bahay nila, didiretso ako sa boarding house kasi maghihintay ako ng visa ko. Ish sila pupuntang China that day. So, iiwan namin na yung bahay, ibabakante na yung bahay that day. Naghakot-hakot din kami din guys. Sobrang pagod kaya ako nung araw na yun. Nagligpit kami, kailangan, walang gamit na matira dun sa bahay kasi rent yun. Nirent lang nila yun. So, dapat malinis bago nila iiwan. So, as in, super pagod ako nung time na yun guys. Kaya nag-expect ako na may ibibigay yung amo ko sa akin. Tapos kinausap ko siya, sabi ko may annual leave pa akong 7 days na makukuha. Nag-isip siya, hindi niya daw alam. Tapos buti na lang that day, may friend siya na tumutulong. Gusto rin siguro magbabay sa kanila that day. Yung classmate ng anak niya, kasama yung anak niya. May helper din doon dati, ngayon wala na. Tinanong niya, tapos siguro na-realize niya din kasi kinausap din siya nung friend niya na sabi nung friend niya, oo, may makukuha siya kasi matagal din may helper yung friend niya. Ngayon wala na kasi wala, hindi na nag-work yung friend niya, yung asawa na lang nag-work. So yun, sabi niya sa akin, lumapit siya sa akin, sabi niya, ito yung makukuha mo, pinakita niya yung sa cellphone. Ay, hindi na pala ako nakikita. Kinumpute niya yung makukuha ko na 7 days na annual leave ko. Sabi niya, hindi ko kasi alam, sabi niya. So tingnan niyo guys, kung hindi ko sa kanya sinabi kung tahimik lang ako, wala ako makukuha, sayang pa yun. So yun, kaya dapat bago kayo, pag na-terminate kayo ng amo nyo, kailangan alam nyo kung ano yung makukuha nyo para bago kayo bumaba, makukuha yung nararapat para sa inyo. Huwag kayong tahimik-tahimik kasi pera yun, pinaghirapan nyo yun. So, dapat makukuha nyo yun. Yung pinsan ko, mayroon siyang friend na andito, baguhan, first timer. Tinanong niya ako kasi daw, andun na sa Pilipinas yung friend niya, tinerminate. Wala, hindi daw binayaran, ticket lang yung binigay. Hindi. Pag on the spot kayo, tandaan nyo talaga to, pag agad-agad kayong pinababa ng amo nyo, may makukuha kayong bayad na amount nung 1 month salary nyo. Except pa dun sa ilang araw na natrabaho nyo, yun yung makukuha nyo. Tandaan nyo guys, kasi sayang din yun. Para mag-uwi kayo kahit na alawas nyo malang pauwi, may pera kayo. Hindi yung umuwi kayo na luhaan na nga, walang-wala pa. Pero may option pa kayo guys, pag na-terminate kayo, maghanap kayo ng employer dito. Kasi sayang, pwede pa kayong maghanap. Huwag kayong umuwi agad-agad. Kasi guys, pag na-terminate kayo, may 14 days pa yan na ibibigay sa inyo. Yung immigration. Kasi diba sabi ko, kung 1 month notice, may 1 month pa kayo na time. Pag on the spot naman, bibigyan naman na kayo yan ng immigration ng 14 days na stay dito. So magagamit nyo po yan guys sa paghahanap ng amo. Marami dito naghahanap ng employer. So yan na lang sabi na luck.
kung suswertehin kayo na makakita agad yung mga bago lang talaga na hindi naabot ng isang buwan, i-try nyo lang, baka makahanap pa kayo. Kasi may mga nakilala din ako na na-terminate agad, na nakakita naman ng amo. Paswerte-swerte lang. So, i-try nyo lang. Kasi may 14 days pa naman kayo yan eh. Tsaka pumunta kayo sa agency nyo, guys. Pag na-terminate kayo, mayroon yan silang offer na may free accommodation yan sila. Para doon kayo mag-stay pag sakaling naghihintay pa kayo na ma-hire ulit, na makahanap ng amo. Kasi may mga employer naman na pumupuntang agency, nag-interview personally or nag-interview via WhatsApp, video call. So baka swertihin kayo, guys. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan nyo yung loob nyo. Kasi that time, alam ko, super, super down kayo niyan. So, kailangan bago kayo mag-abroad, pumunta dito, tatagan nyo talaga yung loob nyo sa lahat ng mga experience nyo dito. Kasi hindi lahat magaan yung buhay pagdating dito. Yun yung sinasabi ko, guys, na pag nag-abroad ka, nag-apply ka sa kahit saan mang lugar, paswerte-swerte lang talaga yan. So, basta wag lang kayong mawala ng pag-asa pag na-terminate kayo. Hanap ulit ng amo, try lang, baka swertehin. Gumawa ako ng video na to para isa din tong awareness para sa mga first timer na pupunta dito, na dito sa Hong Kong mayroong termination. Pero huwag kayong matakot, gawin niyo yung best niyo. Sa mga first timer na hindi pa naka-adjust, i-terminate na ng amo. So, dapat pagdating nyo dito, do your best talaga, guys, para magustuhan kayo ng amo nyo. Kaya, saludo ako sa mga FW kasi sobrang strong. Yun yung napatunayan ko nung pumunta akong abroad. Kailangan mo maging strong talaga. Yun lang, guys. Thank you. Bye-bye.